57 years old na po ako. Dito sa Pilipinas, mahirap humanap ng trabaho pagka ganong edad na. Yung pa senior citizen. Isa si Nomida Condeno Bilyones sa mga nagbabakasakali sa job fair sa Quezon City ngayong araw. Sa edad na 57 years old, hirap na siyang makahanap ng trabaho rito sa Pilipinas, kaya nais niyang subukan naman sa Japan. Gusto ko kasi sa Japan magtrabaho kasi maganda ang disiplina doon. Walang drogo. Ganon. Tapos, kahit matanda na, nagkakaroon pa rin ng trabaho hanggat kaya mo pa magtrabaho. Ganon sa Japan. Nais niya sanang makapasok sa kahit anong trabaho para maitaguyod ang kanyang bunsong anak na magtatapos na rin sa pag-aaral. Kasi graduating na yung bunso kong anak. Fourth year na siyang ngayon. Ngayon pasukan. Gusto ko maranasan niya yung naranasan ng kuya niya dati noon nung bata pa sila. Kasi may trabaho ako noon eh. Iba talaga yung may trabaho yung asawa mo, may sarili ka rin sweldo. Iba yung iba dating noon sa pamilya. Kaya gusto kong may paranas yung sa bunso kong anak. Dalawa lang naman sila. Samantala, nagbabakasakali rin ng first-timer sa job fair na si Carl Andrew Nera na makahanap ng trabaho sa Japan. Mahirap niya dito sa Pilipinas dahil hindi maiwasan ang diskriminasyon sa gaya ng person with disability. Kailangan magkatapos yung company para sa'yo kasi depende sa needs, no? So, mahirap pong gawin yun. And siyempre, kailangan dapat handa yung company sa'yo maging i-accept ka, maging part ka doon sa nila, sa base community nila. So, sometimes mahirap pong gawin yun. And siyempre, mahirap din mag-apply. And sometimes makaka-face ka rin ng mga discrimination sa ibang company. Sa karanasan niya nang makapunta sa Japan, ay nakita niya na maaluan ang sistema doon para sa kanya. Mas accepted po ang mas nakaka-commute pa po mag-isa, mas nakaikot ka po mag-isa, mas adaptable yung paligid mo, very built-in para sa iyo, para sa mga PWD. Samantalang mayroong 15 lisensyadong recruitment agencies ang nakinahok sa job fair ngayong araw. May iba't ibang trabaho sa agriculture, construction, medicine at healthcare, hotel and restaurant, customer service, automotives, food processing at iba pa. Ito ang unang beses na nagkaroon ng country-exclusive job fair ang Department of Migrant Workers. At kasama ang Embahada ng Japan, nagbukas ito ng higit 25,000 na job opportunities para sa mga kababayan nating nagnanais magtrabaho sa Japan. Isa nga sa requirement ay ang kaalaman sa pagsasalita ng wikang Hapon o Nihongo. Hindi naman kailangan na mataas yung skills, basta at least marunong pong mag-Nihongo. Importante po kasi sa Japan kasi hindi sila nag-ano ng English, kailangan lang po talaga marunong mag-Nihongo, at least basic po. Kaugnay nito, paliwanag ni DMW Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan, nakasama sa rules and regulation ng ahensya na ang Japanese language training ay libre at sagot ng employer. Gusto rin natin i-remind yung ating mga kababayan, pagdating sa deployment or recruitment ng mga workers bound for Japan through the Department of Migrant Workers, dapat hindi sila nagbabayad ng training for Japanese language, provided dapat ito ng kanilang mga employers, pag napili na sila. Ngunit isa aniyang advantage kung ang isang aplikante ay marunong na talagang magsalita ng wikang Hapon. Dagdag rito ni Yusek Kaunan na may Japan desk na maaring puntahan ang ating mga kababayan kung sakaling sila ay may mga tanong kaugnay sa pag-a-apply ng trabaho sa Japan. Yung Japan, maraming mga proseso na very unique sa kanila. So ang DMW, gusto ko natin mag-synchronize, mag-align sa kanila upang mas mapadali yung proseso ng ating pong mga kababayan sa pagtrabaho nila sa Japan. Ang Japan Desk ay ang first employment facilitation desk ng DMW na eksklusibo sa isang bansa. Ito ay makikita sa 6th floor ng DMW office sa Mandaluyong City. Kung sakaling hindi makahabol sa job fair ngayong araw, August 1, ay maaari pa rin mag-apply ang ating mga kababayan. Bisitahin lang ang official website ng DMW kung saan makikita ang listahan ng mga legal recruitment agency at trabahong maaari nilang applyan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.